Ang intelligence fund bilang reward. Ano sabi? Wala namang impormasyon si De La Rosa. Wala daw impormasyon si De La Rosa. Na ano? Sa mga aligasyong nagamit ng Duterte administration ang intelligence fund bilang reward umano sa mga polis. Na nagamit ang intelligence fund bilang ano? Reward sa mga polis na makaka Grabe kasi sinungalingan mga kababayan. Ayoko nang lumipat sa inyo. Ayoko na. Oo, kanina gusto ko eh, nagbalik na sila rito. Ayoko na. Kanina nag-iisip na ako eh. Lilipat na ako doon sa kanila eh. Para makasama ko na si JC De La Cruz. Eh ngayon, ganito kakampi ko, hindi na. Hindi na! Total naman eh, nagbalik na sila, oh. Nandiyan na si JB Villamor, oh. Mary Jane De Vera, Lorio, oh. Ayoko na, si Harry Barnicles. Bakit pa ako lilipat, Mamita Stardock, ano? Kung ganito lang ipagtatanggol ko, mga sinungaling. Eh ayoko naman ng sinungaling. Maging sinungaling ako. Diba, Dorothy Parker, ano? Ayoko. Visit. Ano, Maring Jade, ano? Kanina nag-iisip na ako eh. Tanggapin ko na yung offer eh. Kaso, kung ganito lang yung sasamahan ko, abay, litaw na litaw ang kasinungalingan eh. Shally Parkon eh. Diba, Lord Glenn? Uy, nawala yung mga jacket nyo. Sorry ha. Tinanggal ni Anino. Di ba? Walastik na buhay ito. JB Orsino. Bago. Thank you naman. Salamat naman po ha. Pakisabi na rin sa katabi mo. Sa kabit mo. Sa misis mo, girlfriend mo. Mag-subscribe na ha. Sports TV. Hello po. Diba? Sige, tuloy natin to. Pero sa kanyang termino noong siya pa ang pinuno ng PNP, sabi ni De La Rosa, ginamit nilang Intel funds sa intelligence operations. Kita mo? Ginamit nyo sa iyo rin pala sinungaling, mga sinungaling talaga to. Oo eh. Sinungaling eh, Emila Lagrimas. Del Manzano, no? Ibang klase? Ay, nako, sumasakit ang ulo ko sa mga ito. Pwede bang kumalma muna tayo saglit? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ang dali lang nilang i-debunk eh, no? Oo, sabi ko sa inyo, talasan nyo lang yung ano ninyo. Tapos research ng konti, ganon. Diba, Joy Libo? Shoutout, Sports TV. Di na dapat pinapapwesto ang mga alagad ng mamamatay tao. Tama, Analisa Marcos. They are lasting kalbo, nga. Miss Agnes, may mga video evidence. Correct. May ebidensya tayo. Di ba? Hoy. Kalma. Baby, kalma. Maripi Bailon. Huwag naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Sabi ni Lord Glenn, hindi kailangan ng reward kung trabaho naman nila ang ginagawa nila. Correct. Sige ba to? Tuloy mo. May bahagian niya nito ginagamit nilang reward sa mga nagbibigay ng impormasyon laban sa mga wanted sa batas at may patong sa ulo gaya ng mga teroristang Abu Sayyaf. Pero sa ilalim ng programa na inaprubahan ng Department of Interior and Local Government at hindi para sa war on drugs. Todo paliwanag, PixView, Maureen Rivera, basta sinungaling. Dito, isang ko lang dito ha. Tawag si dating Pangulong Duterte. Oras na si...
Oh, ipapatawag daw si Digong. Senado, ipapatawag si dating Pangulong Duterte. Oras na simulan ang investigasyon sa drug war. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Ipapatawag ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte oras na simulan ang investigasyon sa isyu ng war on drugs sa panahon ng kanyang administrasyon. Oh, papatawag si Digong ninyo. Siyempre, amo ng mga sinungaling. Eh di para sila sinungaling. Oh, di ba? Tuloy. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kahit naka-break ang sesyon ng Senado, magsasagawa sila ng motu proprio investigation sa mga alegasyon ni dating PCSO General Manager Royine Garma. Kita mo, talagang hapit na hapit eh. Kahit sarado ang sesyon. Oh, di ba? Gagawa sila ng paraan, Pepe Malonzo eh. Ha, Babes Mix videos. Grabe talaga, no? Hapit na hapit sila eh. Oh, ngayon, ganito lang yan, mga kababayan. Eto ha, mga kababayan, ha, sa aking mumunting kaisipan, Jim Chupapi, ha? Thank you. Mga kababayan, etong si Garma, Idel Toto Balduesa, Anino TV. Oo. Ha? Mamili ka na dyan kung sino gusto mong bigyan ng jacket. Ah, ulitin ko lang mga kababayan, pakinggan nyo ako. Unang-una sa lahat, itong si Garma na syota ni Digong. Ngayon mga kababayan, sino ba ang kumuha kay Garma? Sino ang nag-hire kay Garma? Diba? Tanong ko, hindi ba't si Digong? Si Digong ang nag-hired kay Garma. Tama? Diba? Eh ano ngayon ang pinagbubutok ng butsinetong si Digong at ni Bato at ni Bongo? Think on these things. Opo, sabihin lang yan doon sa you're lying. Oh. Diba? Problema mo, Digong, yan. Tao mo tong nagsasalita. Hindi naman tao to ni Presidente Bongbong Marcos. Ang problema sa inyo, ang ginagawa nyo, binibintang nyo lahat kay President Bongbong Marcos. Problema niya na nga si Lagdameo, dinadagdagan nyo pa. Nasingit, nasingit. Oh. So, ibig sabihin, cargo nyo yan si Garma. Hindi ang cargo ni Presidente Bongbong Marcos. Kabayan ko, kapatid ko. Kayo ang nagano dyan eh. Kumuha eh. Bilang empleyado nyo. Tapos ibang tao yung sisisihin nyo. O, di ba? Kung pumalpak sa mga pinaggagawa niya. Oh, Chas Mercy Apukada. Magandang gabi po. Maligayang pagbabalik. Solidad ko nanan, ano? Maligayang pagbabalik. Ay, nako. Diba? Napakasimple lang eh. Biruin mo. Anong problema nyo ngayon? Problema nyo kasi kayo mismo ang kumuha para magtrabaho sa administrasyon mo. Bongdi. Diba? Main uy. Oo. Room 201. Oo. Diba? Daming balikbay. Oo nga. JB Villamor. Ayan na nga. Jomer Domingo. Opo. Kasimple. Oo. Diba? Lawrence Colonel. Mr. Mike Cervera. Ang ganda po ng jacket nyo. Bagay po kay misis ko. Bukod po sa magbayad, paano po makabili po sa... Ako? Si ano? Arnold Lopez po. Si Arnold Lopez. Oo. Diba? Simple lang yan. Kinuha yung empleyado nyo sa gobyerno, Digong. Nagkalat. Ang daming basura. Ang kinalat. Hindi tinapon sa tama. Ngayon, bakit sisisihin nyo ang administrasyon? Bakit isisisi nyo ngayon yung kayo mismo ang nagkalat ng sarili nyong mga etchas? Ang etchas, etchas.
Di ba? Kinalat nyo eh. Impula-pulagid nyo eh. Di ba? No tumaki kayo, di yung ipula-pulagid. Di ba? Maangot sa bali ah. Impula-pulagid nyo ba? Di ba? Dapat no tumaki kayo, kayo i-flush nyo ah. Sa bali mo tinaramid nyo. Tinmaki kayo, impula-pulagid nyo ta. Ha? Impula-pulagid na pader. Di. Bimang shit. Putik na mga. Di ba no? Lalo nung nabasa. Lalo ah. Di ba? Pugin ni nana. Impula-pulagid na. Tata. Sisisiin nyo si Pangulo. Anak ng pating na yan talaga naman. Ay, nako. Mga ninimal kayo. Ha? Bongo! Bongo! Ano na? Nasaan na kaya yun? May inaanap lang ako. Ah, dito ba yan? Wala. Dita. Dita! Wala. Dita! Dito yun. Ah. Ah. Hmm. Itapon mo basura mo, itapon mo ang babaho mo, basura mo, itapon mo o nang wasto ang kalat mo. Oh, ano? Ayayaan nyo na yun kung pinupulutan kami para naman magka-views. Oo, kawawa naman eh. Diba? Oo, sabihin nyo pag-igihan. O, di ba? Pag-igihan kasi, pag hindi topic ang inyong lingkod, ang inyong boss Mike Cervera, nakamukha daw ni Sam Melby, at minsan Gabby Concepcion, ang hindi ko matanggap, Ogie Alcasid. Meron pang isa, Ogie Diaz. Putik na yan. Ano, di ba? Di ba na mga kababayan, no? Huwag naman. Okay lang yun, sige. Tulong natin sa kanila yan. Oh, wala silang maririnig na kahit na anong sumbat. Oh, di ba? Walang sumbat na maririnig. Bakas sa mukha ko ang diwang saya. di ba? Oh, sige lang, tira. Basta magka-views kayo. Basta magkakita kayo dahil sa pangalan ko, okay na yan. Shai Peralta, thank you naman. Uy, sana oil. Ay, pulagid na. Ima daw, garot. Alam mo yon, ang baho-baho na eh. Alam mo yon, tumai ka tapos inamoy mo mabaho tapos ipunipunas mo kay Pangulo. Alak ng pating na buhay yan, ano. Ah, Boss Mike, alive na alive. Oo nga. Oo, ganito dapat. Happy-happy lang tayo. Good vibes lang, di ba, Mayan? Mayan. Room 201. Oo, ha? Anak ng pating talaga. Oo. Siya pa nga. Basura nyo, itapon mo. Tapon mo. Basura mo, itapon mo. Ang babaho mo, basura mo, itabon mo, o nang wasto, ang kalat mo. Issue na naman nila si Lagdameo. May tumawag sa akin kanina. Sabi sa akin, ito ha. Ha? Ito mga kababayan kasi, sa mga sensitibo, mistress, oo. Sa mga sensitibo, Pipita Belbes, makinig kayo ha. Annabella Mangabat, Boss Tato, makinig lang kayo. Ah, makinig, katahimikan, bago ang kasiyahan. katahimikan, bago ang kasiyahan. Pakinggan nyo ko. May tumawag sa akin. Sabi ko, pare, ano ba yan, Silag Dameo? Pare, kapit to ko pa rin. Putik na yan, kapit to ko pa rin eh.
Antibay ng mukha eh. Bakit pare? Bakit? Bakit kapit ko pa rin? Siyempre. Ano eh? Siyempre. Siyempre. Laking kita eh. Malaki daw kita eh. Sayang ang hanap buhay eh. Diba? Kaya mahirap talagang bitawan. Kasi malaki ang ano eh. Diba? Malaki eh. Oh. Paano nga naman bibitawan? Diba? Sarah Brightman, thank you naman. Diba? Ang hirap bitawan pare talaga pag malaki. Malaking malaki. Utik na yan oh. Hoy! Puta, delikadesa naman oh. Diba? Sige, tuloy na natin to. Oh, ngayon mga kababayan. Ako pag nagbablog ako ha, ano ko eh, pag sensitibo parang puzzle yan. Para kung gusto nyong maunawaan yung aking gustong ipahatid, oo, kailangan nyong reviewin, i-analyze yung mga salita ko. Minsan akala nyo biro lang, pero may laman. Minsan akala nyo, eh, parang sinabi ko lang, pero yun pala yung bubuo ng puzzle. Kaya maging mapagano kayo sa akin, ano? Ha? Mapagpasensya kayo. Oh, Luis Sambora, Pinoy Action, akong daming bago, no? Lawrence Colonel, Coronel, oh. Diba? Colonel, oh. Ano? Coronel, oh. Ano? Biro pero baon, oh. Ha? Kapit to ko pa rin. Oo. Bawing-bawi na ang campaign doon eh. Ako, sinabi. Buti pa si Del Toto eh. Kahit ito, matampuhin eh. Oo eh. Di ba, Roger Romero, Boeing 747? Grabe daw talaga. Malupit. Parang ano pa raw eh. Siya pa raw yung nagmamalaki. Biruin mo. Ito pa yung nagmamalaki sa presidente. Sa First Lady. Plating ko lang ha, mga kababayan. Ay, nako. Oo, Project 101, bagong dating ulit. Yaya Marvel. Sana naman, ano, Lagdameo, magpaliwanag ka na nga lang, lintik ka. Naiinis na ako sa iyo eh. Sa totoo lang. Oo, paliwanag mo side mo. Ganun. Oh, sige, tuloy na natin. Ano na yon? Si Garma. Garma. Pasok. Garma. PCSO General Manager Royine Garma, lalo nang umani usapin ng pagbibigay ng reward sa sino mang pulis na makakapatay sa mga umani drug lords at drug addict. Sabi ni De La Rosa, hindi niya pa personal na nakakausap ang dating Pangulo, pero mas malaki ang posibilidad na haharap ito sa Senado kung ang mga senador ang mag-iimbestiga. Itchusera kayo talaga, naiinis. Naniniwala pa ba kayo dyan? Diba? Naniniwala pa kayo dyan? Diba? Sabi ni ano, okay lang siguro kung bigyan pa ng isang chance ng first couple, baka naman mangako na titigil na sa mga ginagawa niya. Yun na nga eh. Ay, ibigay natin yung ano. Ito lang mga kababayan ha. Ibigay ang mga serbisyo. Diba ganun din ang gusto nyo? Ibigay ang tamang serbisyo sa mamamayang Pilipino. Walang lugar, walang estado ng buhay, kundi ang nararapat at karapat-dapat na mabigyan ng mga tulong galing sa ating gobyerno, eh, mai-implement. Kaso nga hindi. Ginagawa ng hinayupak na si Lagdameo ng kung ano-anong moro-moro. Diba? Oh, yun eh. Ano yun? Bakit may nakita kong pangalan ko na naman dyan? Sino yan? Huwag niyong ginagamit niya yung pangalan ko. May pangalan na naman ako dyan, oh. Mike Cervera to. Grabe yan. Oh, diba? Oh, sige, tuloy. Ito, tingnan nyo. Ito. Ano ngayon to eh? Anong usapin? Oo. Oh. Araw-araw mo, si FLM ngayon. Gaya noon, sabi ni Asarcon.
Para sa kampa eh, paano ko? Mas sikat ako ngayon doon. Oo. Pag binanatan ko yun, baka sumikat, manalo pa. Masisinyo pa ako. Diba? Eh, alam nyo naman eh, naibanat na natin lahat ng ibabanat dyan. Kung naniniwala pa rin kayo kayang kay Norman Mangusin, eh wala na akong magagawa eh. Sinabi ko na lahat. I-share nyo na lang sa tao yung mga video na ginawa ko. Diba? Mas mabuti yun. Oh. Oh, Pasok, mainit talagang usapin to. Para may mga pagdinig sa issue ng war on drugs at pogo sa bansa, ang Senado magkakasa na rin daw ng sarili nilang imbestigasyon. At ang mga nguna, ang dating police chief ng Duterte administration na si Senator... Sabi rito, takot lang daw ako. Alak ng pating naman na yan, oh. Asar ko naman. Asar, anong klaseng pag-iisip yan? Sabi nga ni ano, ang dami-daming mga issue na dapat nating talakayin para pakinabangan ng taong bayan. Eh bakit nyo ba ako tinutulak dyan kay Norman Mangusin? Eh sinabi ko na nga lahat, scammer, pangit, manluloko, ang daming niloko, diba? Eh ano pang gusto nyo? Ulit-ulit ako tulad ng iba dyan. Pinaraw-araw na. Pambira na yun. Ayun na nga eh, oh. Diba? Round 1 hanggang round 12. Sinabayan ko pa, pagkatapos ng round 1, round 12, bagsak si Norman Mangusin na napakapangit na kamukha ni Digong at ni Diwata. Diba? Bagsak! Oh, sinabayan ko pa ng panaginip. Ha, yung mga panaginip ko. O ano nangyari? Oh, eh lahat halos ng mga vlogger niya. Kaibigan ko na. Gusto nyo akong daling kay Norman Mangusin? Walang kakwenta-kwentang tao. Eto, may laban tayo. Dito ako sa totoong Marcos. Diba? Dami kong banat yan. Panoorin nyo na lang. Okay na. Sige, pasok. Bato de la Rosa, siya raw mismo ang mag-iimbita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa hearing. Oh. Para sa iba pang... Hindi, Asarcon. Yung sinabi ko ngayon, ikat mo na lang. Tapos, dali mo sa community ni Norman Mangusin. Si Norman Mangusin, ginahasa niya yung kapatid niya, sabihin mo. Okay, tama, hindi nyo alam. Si Norman Mangusin, iniyuti yung kapatid. Kaya yan eh. Tingnan nyo. Oh. Grabe yan. Oh, yan oh. Gawin mong clip. O, oh, i-post mo ngayon. O, oh, diba? Di may content ka. O, oh, meron ka pang iaano dun sa TikTok mo dalhin. Kasi nando dun lagi sa TikTok yun. Diba? Ah. O, oh. Ayan ha. Lock na ang pating. O, oh, sige. Para maging masaya yung mga hindi makamove on sa pangit na mukhang kabayong kamukha ni Diwata at ni Digong na si Norman Mangusin, mag-comment kayo dyan tapos ibabanat ko na lang bigla. Okay ba? Ha? Nagnakaw ng TV. Putik na yan. Pinangmamasya sa panaderya. Paa. Oo. Ano bang gusto nyo? Diba? Oo. Tinatawag nyong Kulaong. Ako nagpangalan nun. Oo. Si Kulaong. Diba? Ako nagpangalan nun. Oo. Sige. Tuloy na. Lana pera si Kulaong. Lana yon namamalimo sa ano, sa TikTok. Ah, sige, ito na. Dati akala ko talaga Marcos family siya. Sabi ko sa inyo eh. Ha? Okay lang yun. Oh, hindi, idol ko si Tore. Wag yun ha, asar ko, ikaw talaga. Huwag mo na damay, si Digong na lang damay mo. Kamukha ni Digong. Ayun oh, tingnan mo si Digong. Lakihan ko, oh. Diba? Ayan o, oh, kamukha ni Digong o. Oh. Magkamukha sila ng Mangusin eh. O, oh, sige, ano. Ha, oy, Mangusin Norman o, oh, tignan mo. Nag-subscribe tuloy. Eh, o, oh, o. Oh. Ayan, si Marina Coloma, shoutout po. O, oh, diba? Tuloy, ano yan? Nawala tuloy ako. O, oh, sige, ito na. Pasok! Kung
Ang Kamara may mga pagdinig sa issue ng war on drugs at pogo sa bansa. Ang Senado magkakasana rin daw ng sarili nilang imbestigasyon. At ang mga nguna, ang dating police chief ng Duterte administration na si Senator Bato de la Rosa. Di ba? Pare-pares din ano eh. Baka ama ni FLM si Digong, Boss Mike. Abay, hindi malayo. Abay, baka anak sa iba yon. Kasi si Digong, alam nyo naman yung mga trip na babae. Di ba? Pare-pares ang itsura. Pero nagdududa pa rin ako. Kasi yung nanay ni Mangusin, duling. Di ba? Duling. Oo, sabihin na, ba't mo binabanatan pati nanay? Eh yung nanay din, sinungaling. Sinungaling din nanay eh. Buong pamilya, sinungaling eh. Ha, kita nyo? Mga nuknukan na sinungaling yan. Magkakasabwat eh. Oo. Di ba? Kaya duda ko, ewan ko lang kung mahilig si Digong sa duling. E di kung mahilig si Digong sa duling, e di may posibilidad nga na anak. Tik kayo. Di ba? May posibilidad nga na anak. Iladya, Pontalya, Inawood. Oo, 200% na bias. Oo, alam na. Di ba? Hey, pag eto, hindi ko nakita sa TikTok, asar ko na, ikat mo, post mo sa TikTok. Ayan. Emi Carpio, anak ko, si Diwata sa labas. Grabe naman. Sige, tuloy. Ito mismo ang mag-iimbita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa hearing. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang susunod na hakbang para dito sa hearing? Magkakaroon muna ng resolusyon, ano? Oo nga, kailangan ng resolusyon. Siguro kasi ilong nila pare. Carrot Bowie, ikaw rin eh, no? Iba ka rin bumana. Ha? Luis Sambora, ano? Baka pati si Diwata, anak niya rin. Malamang. Magkakamukha sila eh. Iisa bangas ng mukha eh. Di ba? Iisa ng bangas ng mukha. Sky Bright. Oo. Walang kwenta-kwenta yung hearing na yan. Sabi Cesar De Los Reyes, late ka na. Patapos na. Yes, Ru, magandang hapag sa'yo. Pinaplano na nga ng Senado magsagawa ng sariling investigasyon hinggil sa war on drugs ng nakarang administrasyon Duterte. Sinabi ka magkailan ni Senator Bongo na mag- Hoy, Aimee! Kita ko si Aimee. Manang! Ayun si Manang Aimee ko. Nandito sa kaliwa. Manang Aimee. Wala na, layo mo na. Hindi ka kasi nakinig sa akin eh. Di ba, Limuel? Hindi kasi nakinig sa akin to si Manang Aimee. Sabi ko, huwag kang maniwala dyan sa ano. Sa baklitang ano mo. Nasa tabi mo. Kasi yung baklitang nasa tabi mo, abay wala namang alam yan. Walang alam yan. Naniwala ka kagad eh. Diba? O kita mo man ang Aimee. Siyang ka ngayon? Pang 18. Diba? Ang layo. Wala na. Manang Aimee. Wala na. Awanin. Diba? Sino, Mike? Si Unano? Grabe ka naman maka-Unano. Pwede mo naman sabihin punggok. Punggok na lang, punggok. Ganon. Diba? Punggokin mo na lang. Gemma Rapol, oo. Di ba Bambina Happy Rich? Pambira nin Aubrey, ano? Jose Maria Evidente. Ang dami niyong mga late, nakakainis kayo. Kung kailang patapos na ako. Ramil La Chica. Naku, ewan ko ba? Emil Bautista, sa December na lang. Tumakbo si Manang Aimee sa barangay election. Ron 73. Baloy. Hain siya ng resolusyon kaugnay dito. At oras na ma-refer ang resolusyon sa Committee on Public Order ni Senator Bato de la Rosa, handa raw siyang pangunahan ng pagdinig. Handa rin daw siyang ito mismo si dating Pangulong. Parang gago. May papalo-palo pang ganun, Wala ba to? Sunog ang kasinungalingan nyo. Wala. Michi, Manaid. Diba? Sunog yung kasinungalingan nila, Ewan ko na lang.
Ewan ko na lang bakit nyo pa iboboto yan. Ewan ko na lang bakit maniniwala pa kayo dyan. Ewan ko na lang kung putik na yan. Ha? Panahon ng orin pa kaya ito ng mga tao? Moro-moro mangyayari dyan. Helen Bisedas, Monica Gulani, wala. Di ba? Oh, Marina Coloma, Glinda Caranay, Alma Kawili. Ano asahan natin dyan sa... Ha? Sa moro-moro nilang ano, committee at hearing na gagawin. Meron? Sa palagay nyo. Eh, para lang tayong nanonood ng ganyan, no? Di ba? Habang pinagsisinungalingan tayo at inuuto tayo. Nero, McVern. Opo, mga daming mga bago rito. Adlig. Oo. Hi, Pogo Este Pogi. Oo, oh, di ba? So anyway, mga kababayan. Oo. Bahala na kayo. Sa mga hindi ho na umpisan itong video na ito, abay umpisan nyo kung gusto nyo lang matawa. Kung gusto nyo lang ng maging masaya kahit na sandaling panahon. Diba? Eh, panoorin nyo na lang. Ngayon, sa mga hindi pa nagla-like, bago kayo mag-alisan, dahil ang daming naka-live, magkita-kita tayo doon. Danilo Garbo, opo. Diba? Benten! Oh. So ngayon, mga kababayan, ha? Diba? Isang ano muna. Wait. Ah. Hirap tsambahan eh, no? Eh kasi kung kailan lang ho ako ano eh. Kung kailan lang ho talaga ako may pagkakataon. Todang gala. Opo. Thank you naman, no? O yun, ang konti nang nag-like. So anyway, mga kababayan, marami silang basura na ano, kinalat. Ngayon, hirap silang linisin. Basura nyo, itapon mo. Tapon mo. Basura mo, itapon mo. Ang babaho nyo, basura mo, itapon mo. O nang wasto, ang kalat mo. Diba? So, ngayon, mga kababayan, dahil maaga ako bukas, alam nyo naman, maraming trabaho itong inyong lingkod na walang kakwenta-kwentang vlogger. Diba? Lorena Kayapas. Eh, magpapaalam na po ako, Dongski. Sa mga Mela o sa mga nagbalik loob, anako, ako po ay, ha? Nasa akin ang karangalan, ika nga. Nasa akin ang karangalan. Sa mga naligaw, sa mga nagtampo, tandaan nyo, dito sa channel na to, kayo ang totoong bida rito. Katipunan Prime. Oo, kayo rin ang bida sa puso ko. Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo. Wala nang iba, Mike Cervera po, lagi nagpapaalalang mahalin po natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera!